Hello! Welcome to my YouTube channel! Lagi na lang ang location ay kotse. At syempre, kasama ang aking good friend, Miss Lala Ke. Kinidnap ko lang yan. Ang usapan namin, SNR lang kami. Dahil bibili lang kami ng taian ng pusa. Saan tayo nakarating? Nakarating na kami dito sa Macquarie. At kakain kami. Dahil sabi ko sa kanya, kailangan matikman mo yung kinakainan namin Japanese restaurant. Eh bilang ito si Lala, mahilig to sa Japanese restaurant. So ayan, tinawagan ko yung asawa ko. Sabi ko, Daddy, kakain kami ni Lala. Sabi niya, susunod daw siya. Pero pagdating namin, andyan na. At dahil lang dito ang queen, the slave is lining up. Yan, asawa ko yun. Di ba, La? Yeah. Kinukwento ko kay Lala kasi itong... Binanggit ko. Oo. Di bale. Ito restaurant na to, dati puro hapon kumakain dyan. Alam, malalaman mo daw na authentic ang isang lasa ng Japanese food. Kapag maraming... Yung local doon, halimbawa kung Persian, di man. Pag mga Koreano, Korean, maraming Koreano kumakain, yon. Pag maraming Pilipino, yan, panalo si Manang doon sa luto niya. Eh ito, marami talagang hapon kumakain dyan. Pero ngayon, na-discover na ng ating mga kababayan na masarap, kaya pila na. Dumating kami dito 10:30. Wala kang tao. Ayun na, kapila na mga adik. Mga pareho namin na adik. Mga Koreano. Mga Koreano. Mas mayroon kong sumpong po dyan kapag Saturday, Sunday. Pero mamaya, papakita ko sa inyo mga food. Sarap lang. Hello! Ayan, nandito na kami sa loob, nilalaki. Nakaupo na kami finally. Kasi, dahil yan, meron akong special guest. Kailangan ko naman ipakilala ang special guest ko. Yes! Siyempre, eto aking special co-host. Madalas yung makikita. Kung si Miss Gretchen Barreto ay lagi may co-host, meron siyang BFF na si Mimi. Ako naman may lala. Parang malala. May lala. So, eto na, nag-order na kami. At meron kaming special guest for today. Papakita ko sandali sa inyo. Ayan, yung boyfriend ko. Asawa ko. Asawa ko. Okay, mag-alala. Siyempre, bibitinin ko kayo dahil pag mga usapang health. Kasi yan si Doc Willie Ong. Yan ang susunod sa yapak ni Doc Willie Ong. Yan, asawa ko. Pag mga usapang health, tungkol sa mga kung anik-anik yan, i-feature natin. Pero pag bilang kainan, kami nilala yan. Pero meron ba? Papakita namin yung mga bag reviews. Yes, mga bag reviews. At saka kung gusto niyo na rin bumili, pwede niyo ako i-PM. Dahil nagtitinda kami nilala ng mga designer bags, hindi peke. Diba, Nola? Original. Yes. Kaya yan, inaantay na namin yung aming order. Ang order natin is bento. Bento for the day. Tapos, katsumi at saka, ayan, so dito na yung aming order na appetizer. Tapos, ayan, pakita natin appetizer ito. Ang tawag dito ay spicy tuna sashimi. Ay, appetizer pa lang yan. Ito, mugit siya. Ayan, mugit siya. Tapos, ang tawag dito, Daddy? Salad. Ganda. Salad? Ano nga naman? Tsaka ito, kaldereta. Walang sabaw. Ito, kaldereta, walang sabaw. Ito, salad ni Ima. Charot. Kasi ito, ito pinupuntahan ko dito. Ayan, oh. Kasi, yan. Kasi may spicy tuna. Favorite ko yung spicy tuna. So, wala pa ibang order. Hindi, explain ng asawa ko bakit ano. Ano yan? Daddy, ba yung tepan? Gusto mo pakita na kita? Gwapo ka ba ngayon? Yes! Ano yan? Bakit yan? Ano yung tepan? Ano yan? Ano yan? Tepan yun yung hot plate. Ano yan? Ano yan? Tepan yun yung hot plate. Ah, tepan yung hot plate. O, tapos? Yaki is... Grill. Ay, fry. Fry. Yaki daw is fry. O, yan na. Ito tapos, na eto na yung aming order. Ah, ito yung beef tepan. Ayan. Ay, gumagalaw. Sorry ah, binablog ko. Ayan. Ito yung beef tepan. Ay, hindi ko mahawakan kasi mainit. Ang tawag dito? Beef teppanyaki. Beef teppanyaki. Oh, yaki ni ko. Yaki, ano? Explain mo bakit ano yaki ni ko? Yaki. Yaki means... Kadiri.
Charot. Yaki, kadiri, ano? Yaki means fried. Ano? Fried. Fried. Ah, okay. Niku is meat, no? Niku daw ay meat. Alam na. Kasi yung asawa ko dati, huya makapili sa Japan. Nung nagkagera World War II, hindi lang mo tumatanda yan, pero 85 na yun. Dati huyang makapili na oh, nagsilbi huya sa Japanese Imperial Army, kaya alam. Hindi, basta ganon. So alam na. Oh, ano pa, game? Ano pa, papakita natin? Wala na? Pwede na bang bangasin to? Ng Hapon. Itadakimasu. Sige nga. Itadakimasu. Yon. Sa pag-Haponesa nagsabi nun, itadakimasu. Ganan. Kasi iba daw ang pronunciation. Ibang mas mahinhin. Itadakimasu. Ganan. Ibig sabihin nun, nakain na po kami. Diba na? Ganon daw yon. General ka. Sa hotel meron. Sa hotel may bagong. Pero kung minsan wala na rin eh. Kasi muna lang naman ng tubig sa 7-Eleven. Oo, pagkakaparehas lang ang presyo. Lang, eh. Diba sa Japan nakakain, naiinom mo mga tap water. Dito sa atin, gawin mo yan. Dehydrated ka dahil mako-confine ka dahil. Pag uminom ka dito sa Pilipinas ang tubig sa gripo, tila ka na rin sa ward. Magpauna ka na kasi mahirap ako ng kwarto. Kasi sigurado yung kakasakit ka. Ayun, nakakalungkot. Mm-hmm. Tinakain ko yung spicy sashimi. Yun ang favorite ko dito eh. Ubus ko na yung salad ko. Ito pa. Hindi lang ko talaga. Uy, wag! Hindi pa pwede. Tapos eto mugi cha. Hindi ka ba uminom ng mugi cha before? Ngayon ko man narinig ko doon. Ano ko lang jasmine tea. Hindi kasi sa bahay, di ba dati gumagawa ako neto, mugi cha. Napakaday ng gano'n. Kasi siya daw, nung nasa Japan siya, di ba gumagawa ka ng mugi cha sa site? Kasi dati, di ba, siya? So gumagawa daw siya. Anong klaseng cha ako ito? Anong klaseng cha? Mga jasmine ulo, ano bang... Mugi means wheat. Gawa siya sa wheat. Kagandaan niya, kahit sa cold water, pwede ka. Hot and cold yan. Pag summer, yan. Mocha cold. Picture. Sinaserve siya na. May picture ka, may mga yun. May nabibili rin ito sa kabila na kakalang yun. Ganun mo lang. Cold siya. Sa bahay dati, meron kaming ganito. Di ba, Daddy? Sa bahay dati, lagi kami may movie siya. Ito. Ay, bilang health conscious sa mga Japanese. Sila mahilig sa mga matatamis. No, mga Japanese hindi mahilig sa... Ito. Kaya, ganyan yan, walang lasa talaga. Pero pag nagustuhan mo yan... Ako gusto ko siya. Ano mo, gumagawa ako nito sa bahay, kaya lang ano mo ang movie siya. Pag ginawa mo, yung unang-una, parang mapait, no? Pero sa kanila ang sarap. Kasi ako nung pag nasa bahay, parang ang pait. Ewan ko kung ano sikreto nila, bakit ano. Kasi nga yung tea. Kasi tea bag siya na malaki ang itsura niya. Tatanggalin ka agad, no? Pero hindi ka patanggalin. Baka yung tubig mo masyadong konti. Konti, no? Yun siguro yun. Kaya pag summer dati, gumagawa ako niyan sa bahay. Kaya pag bibili nasa ref lang. Sa shell na doon, may nakalagay yan. 1 liter. Dapat 1 liter talaga. Sige, susunod isang drum gagawin ko. Siguro. Siguro nila yung panligo. Panligo. Tapos ngayon, ito ang kanila. Tama wala, ang dami. Ito na yung pork. Yan yung pork. Wala na doon. May itlog. Wala na talaga. Hindi tayo makakakain. Yare. Yeah,
Yung bento malapit-lapit na. Pagka-deliver ng bento, kunin pa rin bill ha. Kasi alis ka na. Ah, kasi matagal. Hindi naman tagal yan. Daming tao. Ah, madami kasi. Di ba restaurant? Makain ka pa, binibigyan ka na ng bill. Dito hindi naman sila ganun. Ayan, eto ang ano. Pakita natin yung kabuuan. Ayan, ayan. Siyempre asawa ko. Ayan, hindi sa atin. Ayan. Yan, mabilis na ikutan. Sige, kunin-kunin yung ano, kunin-kunin yung bill. Bill out. Ito yung ano. Ito sa gitna na lang, girl. Kasi hindi na talaga yung kakayanin. Hinakumain, wala sinabi sa akin. Oh, ayan ang tikim-tikim na lang kayo. Ito ang kanyang bento look. Ayan, ang bento. Ito yung ano, ito yung tepan. Yaki. Ito, ay, ano? Tepanyaki. Tepanyaki. Ito yung ano? Katsu. Katsu. Ayan yung salad. Ayan, syempre binangas na namin. Ayan. Okay, so yeah, sarap. So itadakimasu again. Ayan, after namin kumain, andito si Lala. Dinala ko na naman ang aking friendship na si Lala Ke sa aming favorite na Japanese grocery. Yeah. O ano, nawindang ka na naman. Yes. Ayan, mga pa-Hello Kitty. Authentic Japan, ano, products. Ito ano to, ito Clorox to lang. Okay, so nandito na tayo. Uwi on time. Kanina nag-grocery kami, nakarating na kami ng SNR. Nagpunta muna kami Japanese grocery, eh bawal kunan. Tsaka SNR, bawal kunan. So bibili lang ako ng ano, na may bibili lang sana kami. Pero nandito na kami, kakaikot-kakaikot, kakakwentuhan. Tapos sabi namin, ayan, eto nandito na kami, nakauwi na kami. So eto po, sabi ko, tabi muna yung pet. Kasi may pet po kami sa bahay. Siya yung nagbabantay sa bahay namin. So eto, hindi tinabi ni Manang. Sabi ko kay Manang, itabi. Ayan ho ang pet namin sa bahay. Ayan ho ang bantay. Hi la! Ayan. Ayan, yan ang bantay sa bahay. So teka muna, atras na ako. La, ikaw maghawa. Ah, ayan. Okay. Habang dumadaldal ako, syempre may camera woman ako. Alam mo, dapat pinasok ni Manang talaga ang ano? Ang bantay. Ang bantay? Yes, oo. Diyos ko! So alam niyo na ho, may baka. Actually, kaya ho may baka, diyan kami kumukuha na fresh milk everyday. Ayan. Yes. So lahat ho nakatulong, lumayas na. Ay, day! Kumo ako ng gatas! Ate, ayoko na po. Araw-araw ko tinatadyakan. Sinisipa ho ako. Ako, umate! Sabi ko ganun. Kasi gusto namin talaga fresh milk. Yes. Hindi ba organic, fresh? Ay, hindi natin na ipakita yung baboy. Yung mga baboy lang mo. Oo, kasi ganun dito. Organic sa, pigs talaga organic yun. Pigs talaga yun. Kaya lang, sa sobrang organic ng pig na yun, kumakain na edjas. Basura. Oo, Diyos ko, ito po. Ito po ang hasyenda. Ayun pa, isang bantay. Ayan, ito po isang bantay. Salamat ng bantay. Ito po medyo magmahin. Diba la? Yes. Ayan, so magbababay na tayo. Yes, bye. See dahil, you on the next vlog. Pero teka muna. Magbababa pa tayo ng pinamili.